Vlog, magkakaroon ako ngayon ng unboxing. Mag-a-unbox tayo ng limang item. Recording set to. Mag-i-start na tayo ng unboxing. Naka-isang pack siya. Kasi binili ko siya ng set. Gunting-guntingin ko muna kasi magkakadikit nga siya, naka-scotch tape eh. SoundCard Virtual 7.1 channel. Ayan! Ayan! Buksan pa lang muna natin para magpa natin kung ano yung laman. So, yung laman niya, andyan yung warranty card. Tapos kasama rin sa box nito, yung instructions kung paano siya gagamitin. Mamaya pag-aaralan natin yan. Buksan muna natin yung isa-isa. Tapos, ganito yung itsura niya. Hindi ko alam kung ano ito. Para saan ba? Yan, meron siyang volume. Tapos, meron din siya nung... Ano ba ito? Hindi ko alam kung ano ito. Basta naman yung pag-alala lang natin. So, yan! Tapos na tayo sa ating first box! Ngayon, dito na tayo sa ating second box! Yan, ang tawag dito ay yung live sound card. Quality of voice and music professionals. Wow! Ayan, pala siya. Okay, tingnan natin. Uy, mabigat siya. Ang dami niyang saksakan. So, ayan, meron siyang mga volume, meron siya ng mga pindutan. Uy, yung pindutan niya, in fairness ha, hindi siya yung parang matigas, malambot yung button niya. Kasi yung power, yan, yung mga saksakan. Mamaya, aaralin natin yung mga yan, kung para saan yung mga yan. Then, kasama niya sa box. Ayun, nila tayong instruction manual kung paano siya lalagyan. Then, syempre, yung kanyang mga wire. Mayroong dalawang red at saka isang black. Tago muna natin. Tapos na tayo sa ating sound card. Tapos na tayo sa dalawang box. Dito na tayo sa next box. Pro condenser microphone. Tapos, meron tayo ng holder ng mic. Wow! Tapos, yung cord para pang-connect dun sa mic. And syempre, yung microphone. Wow, mabigat siya. Akala ko kasi porket mura lang siya. Yung alam niyo yung parang magaan lang. Medyo mabigat siya. Wow. So, practice na natin. Ayun! Ito diba? Longa! Yeah, tapos na tayo dito sa mic. Tapos, dito na tayo sa dalawang box. Dito na tayo ngayon sa pop shield. Pop screen for broadcasting and recording microphone. Yung ano, pangsala. Ayan, yung itsura niya. Yay! Wala siya sira. Woo! Wala siya sira! Alam ko, nakikita niyo to sa mga nagre-recording para talagang salang-sala yung hangin, yung... Ganun. Yung ating recording microphone series. Ito yung ating magiging mic stand. So, ayan, meron siyang ganito, yung holder. Tapos, yung ating... Ganito yung tsura niya. Unbox. Set up na natin siya para try na natin kung ano yung sound effect.
expect na mangyayari? Ano yung meron siya? Ano yung kakaiba sa kanya? Ito muna yung gagamitin kong speaker. So, iti-testing natin ngayon yung microphone, saka yung ating live sound card. Ay, wala siyang kasama ang dato. Walang nakalagay eh. Puro lang siya wire. Ah! Akala ko ano siya, disaksak. Ayun o, nakabukas siya. Akala ko, kailangan siya ng adapter para siya magbukas. Ayun o, kita niyo siya. I-on ko ah. O-on ba siya? Akala ko kasi kailangan siya ng adapter kapag ka sasaksak mo. So, yan, wala siya kasamang adapter, pero meron siya mga wire. So, dito tayo sa microphone. Maliit lang yung ganito niya, oh. Sakto siya dito. So, yung ganito niya. Oh, ayun, oh, maliit lang siya. Hindi siya yung katulad ng mga sa mic, sa microphone, yung malalaki. Kumbaga, sakto lang siya dito sa butas. Pero ito pang charger. Oh. Ito yung pang speaker, yung red na cable. Yung ating speaker, dito ko siya sinaksak. Nakalagay earphone speaker and naka-on na siya. So sasaksak naman natin yung para sa mic. So nakikita niya dalawa yung sa mic niya. Yung ito, yung dynamic mic, yung para dun sa mga microphone na yung malalaki yung plug. Okay, lagay natin yung ating microphone. Two hours later. Dodge MC. Ah, hindi. Ano kaya to? Much later. Tignan na tayo sa mga sound effects. Minion. Ililink ko dyan sa baba kung saan ko siya nabili. Nabili ko siya ng 2,700 sa isang set na yan, kasama na lahat yon. Para sa akin, worth it na siya kasi marami siyang matutulong lalo sa mga vloggers, sa mga nagla-live, sa mga online seller na mahilig mag-live. So, malaking matutulong ito sa inyo lalo pag nagla-live kayo. Gusto niyo yung medyo masaya yung background or yung mga tumatawa like this. Alam ko meron pa itong mga ibang effects na magagawa. Alam ko guys, pwede rito malagay ng background. Background music. Try natin yung may background music. Gamit tayo ng isa pang chord. Ah, ang company instrument. Doon ko siya lalagay. Ito. Try natin. Kapag ka nagsasalita ako, tumitigil siya. So, kita niyo naman dito. Wala akong pinigil doon. Pag ka nagsalita ako, kusa siya tumitigil. Tapos, kapag tumigil ako magsalita, ganda nito, guys. Meron siya sensor eh. No, yung sinasabi ko na para siya tumigil, yung pipindutin niya yung bodge. Natutuwa ako sa kanya kasi ang dami niyang effects. 1 hour later. Hello! Nais pa lang namin tapos saka kami magta-try ng recording. Gusto ko lang ipakita yung naging resulta ng aming setup.
So, dito na namin nilagay yung lahat. Yung laptop, yung mixer. To mixer na to, matagal na to sa amin. Ito talaga yung ginagamit namin kapag sa mga gig. Tapos yun, syempre yung ating V8 sound card. Tapos yan, na-set up na namin yung mic. Yung microphone. So, ganyan, doon namin ikabit. Doon siya kamabit. Yan. Sa gilid. Tapos, yan. So, yan, yung mic. Saan lang siya nakakabit. So, ito ang cute niya, oh. Guys. Tingnan niyo siya, oh. Alam niyo yung mga nag-re-report, sasalita ka rito, tapos, gaganon mo. O, diba? Galing. So, kanina pala, kaya pala masyadong ano yung boses ko dun sa mic. Masyado siyang parang may effects. Kasi masyadong malapit yung bibig ko habang nagsasalita. Dapat pala, 5 to 10 centimeters ang layo ko dun sa mic kapag ginagamit yung microphone. Kasi nga, very sensitive nga siya. Kulang na lang yung mga kable-kable. Set up pa rin. Set up muna namin ng maayos kasi nagugulan siya sa akin. Bye-bye muna! Bye! Day 2. Hi guys! Hindi na ako nakapag-video kagabi kasi bigla kami nakapaglinis ng hindi oras kasi nga sinet up namin yung recording set eh ang kalat. So, naglinis na rin kami. Kaya inaabot na kami ng ano oras saka hindi na ako nakapag-video. So, ayun. Ngayon papakita ko sa inyo kung ano na yung tsura ngayon ng aming ginawa. Ito na siya. Noona, hindi ko siya mag-gets kung paano ako magre-record. Akala ko may pipindutin ako dito para dito ako magre-record. Hindi pala. Gagamit ka ng gadget or ng device, kunyari cellphone, laptop, camera, na pang-recording. Tapos, nakikita niyo dito sa... Ito yung mga saksakan niya. Meron siya nung live 1, may live 2. Tapos, yung accompany instrument, charging, earphone, speaker, headset. Tapos, yung ating condensed mic. What? Condensed mic. Kapag ka sa laptop kami magre-record, kailangan meron kayong ganito. Ito yung isa pang sound card. So, kasama to doon sa set, ito yung una nating in-unbox. Ito yung gagamitin natin para pang-connect dito sa laptop. Ang ginawa ko, yung live 1 na wire, yun yung nakakonect doon. Doon ko siya kinonect sa... headphone na merong mic. Diyan ko siya kinunag sa gitna. So, connected siya dyan. Tapos, ito, yun. Testingin muna natin na para mapakita ko sa inyo na pumapasok yung kanyang record dito sa laptop. Magre-record ako sa microphone. Tapos, pakikinggan natin kung mare-record pa siya. Para ririnig niyo yung sarili niyo habang nagre-record kayo, connect kayo dito sa mismong V8 sound card yung dito natin sa earphone speaker. Pwedeng speaker, pwede ring headset. So, ito gagamitin ko. Mas maganda yung headphone na walang mic para at least hindi nagdo-doble-doble yung record nyo. Kasi syempre, kung magre-record kayo dito, tapos yung gamit nyo pa na headphone, may mic. So, ang mangyayari, magdo-doble-doble yung record niya. Hindi siya ganun kapulido. Kaya lang kasi itong gamit ko nga, meron siyang mic. Pero okay na yun. Testing pa lang naman tayo. Start natin yung record. I see a true color shining through. I see a true colors. So, yun. Try na muna natin yun. And stop. Yes, baby ko. Papa, sticky nga ba? So, ayan. Nakapag-record na tayo. Then, play natin. I see a true colors shining through. Diba? Naririnig niyo siya, guys. I see a true colors. So, yun. Try na muna natin yun. So, ganun lang. Tapos, sa cellphone, ganun lang din yung gagawin nyo. Kukonnect nyo lang din siya sa cellphone, tapos magre-record lang din kayo. Sa camera, ganun lang din kung saan yung input ng saksakan ng microphone ng camera nyo. Kunyari, meron kayong mga Canon or kahit anong camera na ginagamit nyo pang video or pang cover, pwede nyo siya dong idirekta. Pwede rin kayo mag-cover ng mga guitar dito. Dito nyo saksak nyo sa gitara or kahit na ano, dito siya sa malaki. So, yan. Ang ganda na lang, guys. Thank you so much for watching. See you sa aking next vlog. And syempre, gusto ko magpasalamat sa nag-sponsor nitong aming recording studio. Syempre sa aking sister. Hi! Sa ate kong napaka-sexy. Ayan, thank you so much sa lahat. And please, huwag niyo kalimutan pinili yung subscribe button. So, dito na matatapos to. Sana meron kayo natutunan and sana na-enjoy niyo yung aking share sa inyo ngayon. So, thank you so much. Bye-bye!